Ladies and gentlemen, please welcome the fake Vice President of the Philippines, Lugaw Queen Robredo. Mr. President, parang awa nyo na po, bibigyan nyo naman po ako ng posisyon. So anyways, kung mapapansin nyo po, si Pabebe Lugaw Queen, no, nagkaroon po siya ng article kay President Duterte, nakakaloka po siya. Naturingan po siyang abogado daw siya, pero ang lakad po niya, lakad bibe. So sa mga hindi po nakapanood, habang nagpapalit po ako ng jacket, ay ipakita ko lang po yung video. Ito po yung video na ginaya ko. Hindi ako, ewan ko kung sa mga nakapanood. Ayan po siya. Kung paano po siya maglakad. Ayan, so medyo palpak ng konti. Ulitin natin. Ayan po yung lakad niya. So lakad, ano ba yan? Lakad abogado. Ba't ganun pa man? So, sa mga nakapanood po yun. Yun po yung drama niya. So pag-usapan po natin. Kumusta po pala kayong Maharlicans mula Luzon, Visayas, Mindanao? Pag-usapan natin yung kanyang posisyon na binigay ni President Duterte. So, dun po, kung mapapansin po ninyo, actually, hindi po ito biglaan na nung tinanong lang si President Duterte. Alam ko po na pinag-isipan po ito ni President Duterte bago po niya binigay. Yung position po ni Lugaw Queen sa Housing and Urban Development Coordinating Council or HUDCC ay ito po ay pamamahalaan o pamumunuan pa rin po ito ni Secretary Ivasco. Kaya huwag po tayong malungkot. Yung mga ano po dyan, yung patuloy na lumalaban na mga nadaya nung nakaraang halalan, huwag po tayong malungkot. Dahil definitely po, pinag-isipan po ito ni President Duterte bago po niya ibinigay ang posisyon na ito. At sa mga hindi po nakakaalam pa, yung pinakauna pong executive order na pinirmahan ni President Duterte nung I think, kung hindi ako nagkakamali, July 4 po, ay itinalaga po niya si Secretary Ivasco para po mamahala o mamuno po doon sa 12 agencies kung saan kasama nga po dito ang posisyon o ang department o ang agency na binigay kay Pabebe Robredo. So huwag po tayo mag-worry dahil hindi po siya makakapag-desisyon on her own. Meron po siyang boss, meron po siyang amo na babantayan po siya. So huwag po tayong malungkot dahil ang pagbibigay po ng posisyon kay Laylayan, ito po ay pinaghandaan ng ating mahal na presidente. At hindi po porket binigyan siya, okay, ni President Duterte ng posisyon, ay binaliwala na po ni President Duterte ang laban natin para sa katiwalian at para dun sa pandaraya noong nakaraang halalan. Siyempre po sa politika, okay, sa politika po madalas, kailangan po natin o kailangan mo pong sakyan yung laro, okay, laro ng kalaban. Yun po yung nakikita ko dito at base po sa experience ni President Duterte bilang isang public prosecutor, ang nakikita po dito, nababasa po niya yung utak dilaw, okay, ng mga kalaban. So kulang po tayo, wag po tayong masyadong malungkot. Kaya suportahan lang po natin si President Duterte sa pakikipaglaban niya, especially po sa droga at saka sa korupsyon. Nakikita naman po natin na how many days pa lang po siya sa posisyon, pero marami na po siyang nagagawa. So wag po tayo panghinaan, mga Maharlicats. At yun, regarding po sa usaping droga, alam naman po natin na ang droga o kaya ay naging parte, malaking bahagi ang kasiraan na ginagawa ng droga sa ating lipunan. Bumabaha na nga po ng droga sa ating bayan at ang mga pera na nanggaling sa droga or sa drug money, especially mga limang general na involved dyan, yung mga perang na nakuha po nila sa mga illegal drugs na yan, mga ginastos po nila yan sa nakaraang dayaan, kaya po nagtagumpay ang kanilang pandaraya. So, ba't ganun pa man, huwag po tayong magsawang sumuporta at lumaban at sumigaw pa rin. Tuloy-tuloy lang po yung suporta natin kay Bongbong Marcos at suporta natin sa electoral protest po. Babantayan po natin ang Supreme Court. Bakit po natin kailangan bantayan ang Supreme Court? Dahil bang appointee dyan, yung Chief Justice dyan is
tao pa rin ni Abnoy. So, nandiyan dyan pa po si Sereno. At ang pinaka-latest nga po dito, yung in-appoint niya na si Kagiwa, okay, ang pangalan niya si Associate Justice Kagiwa, Alfredo Benjamin Kagiwa, ito po nga ay kaklase ni Aquino. So, yun po ang di umano na nakabunot o nakabunot sa kaso sa kaso ni BBM. Definitely po lutong lugaw na naman ito. Kaya huwag po tayong pakasisiguro sa mga liberal party na ito dahil pinlano na po nila ito dahil January pa lang tinwesto na yan diyan si Kagiwa para pag nangyari ito, ang daya, definitely alam po nila na magkakaroon ng dayaan kaya nakapose na po diyan. So I don't think na may nagganap na raffle. Ito po ay malamang gawa-gawa na naman po ng mga liberal party dahil nasa posisyon nga po ang mga dilaw diyan sa Supreme Court. So, but ganun pa man, huwag po natin silang hayaan na gagawin o lapastanganin ang batas. Okay, sama-sama po tayo. Ang ating mga boses, pagsamasamahin po natin, parating po natin sa ating mahal na presidente na definitely susuportahan niya po tayo. Susuportahan niya po ang taong bayan at si Bongbong Marcos para sa katotohanan. So nakalatag na po yung ating kaso. Nandiyan na po, aantayin na lang natin within 3 to 6 months, I believe. Sana magkaroon na po ng result yan. So yun lang po, Maharlikans. Huwag po tayong malungkot sa mga naging desisyon dahil po sa bawat laban ng buhay man or sa politika, may mga ano po yan, may mga taktika na tinatawag. So, tignan po natin kung anong tactics ang ginagawa ng ating mahal na presidente. So, tuloy po ang laban at mabuhay ang lahat ng Pilipinong palaban at sa mga kultong dilaw diyan, yung mga tulog pa rin, natutulog pa na parang mantika. Gising na kayo, huwag kayong pakasisiguro, huwag kayong magfiesta, baka sooner or later, you know, si swimming kayo sa lugawan. So, yun lang naman po. Mabuhay tayong lahat at good night and God bless you all. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang lahat ng mga matatapang na Maharlikans. Hello, take two. Medyo nagkaroon ng problema. Hi, Maharlikans. Yun nga, bago ako matulog, ay magbibigay ako ng komento sa speech ni Lugaw Queen. So, sa lahat po ng nakapanood, ang kanya pong mga pinagsasabi ay wala na naman pong konkretong plano para sa ating mga kababayan. Wala po siyang bukang bibig, kundi yung laylayan ng lipunan, napudpud daw po yung kanyang tsinelas doon sa paglalakad sa lugar nila, at saka pinasalamatan po niya yung si Nanay Alberta daw po, di umano, na nagsanla po ng sing-sing para sa pangangampanya niya. Pero hindi na po siya nagpasalamat, natapos po yung speech niya, hindi po siya nagpasalamat doon sa unang pinagmamalaki niya na nag-volunteer, na nagtinda ng lugaw, nagtinda ng ice cream, at ng bisikleta. Bakit kaya, ha, pa-baby, bakit mo hindi binanggit o pinasalamatan muli yung mga nagtinda ng lugaw? Bakit na bahag ba ang buntot mo? Bakit yung isang sinasabi mo na Aling Alberta na nagsanla ng sing-sing? Isang malaking drama at isang malaking kalokohan. Yung speech mo, walang kakwenta-kwenta. Sino ba ang gumawa niyan? Wala kayong bukang bibig, kundi puro laylayan, abutin, habal-habal, mga wala. Nonsense, actually, nonsense. Walang kakwenta-kwenta ang speech mo. Wala kang konkretong plano sa mga Pilipino. Ginamit po pa yung dialogue ni Mayor, ni President Duterte tungo sa pagbabago. Wala talaga kayong utak, ano, mga kultong dilaw. Pareho kayong, you know, nung amo mong si Panot na gaya-gaya. Okay, wala kayong originality, kumbaga. Wala kang sinabi dun sa speech ni Mayor, ni President Duterte. Okay? Concise and straightforward, direct to the point, direct dun sa issue. Yung sinabi mo puro, oh, nung bata ako, puro sarili mo. Para kang kulang-kulang. Puro nakasentro, puro sarili mo, yung pinagdaanan mo, relationship mo sa ex, sa husband mo. Okay, hindi yan. Hindi yan ang kailangang marinig ng tao. But definitely, you are fake. Peki ka. Tapos sabi po niya, lagi po niya paulit-ulit sa speech na, eto po, panoorin niyo po, saglit lang. Dali ah.
marami lang naumpisahan. Pero marami pa din na kailangang tingnan. Palata natin na malagpasan ang kahit ano pang hamon. Hindi natin hakayaang mapigilan tayo ng anumang balakid upang makapagsilbi. At handa tayong makipagtulungan sa lahat. Ang tanging paraan lamang para matupad ang hangarin ito para sa ating bansa ay ang sama-samang pagkilos. Naniniwala ako na sa panahon tila may matitinding hidwaan. Ayan, hanggang ganun lang po. So sinabi po niya na, okay ba? Akin ang bonggang-bongga ang camera. So, galing po sa bibig niya na may matindi daw po, kahit daw po may balakid o may matinding hidwaan, unang-una, sino ba ang nagbigay ng hidwaan sa mga Pilipino? Kung hindi kayo ng durugas, ng goyo o ng gago at ng daya, walang hidwaan. Masaya sana ang Pilipinas, masaya sana ang bayan. Okay? Ngayon, natatakot ka sa speech mo, sinasabi mo, hidwaan, balakid. Come on, Lugaw Queen. Dito pa lang makikita mismo sa nagsulat ng speech na yan, o kung ikaw man ang idea na yan, bugok ang pag-iisip ninyo. Bugok, wala sa ayos. Ang ibigay niyong plataforma, anyway, invalid naman yung plataforma mo dahil peke ka nga eh. Kahit nga peke yung plataforma, hindi mo matatawag na plataforma, puro pansariling papuri. Okay, mga nadaanan, nung kabataan mo, what the? Hindi yan ang kailangan ng bayan na marinig sa'yo. Actually, hindi ka namin kailangan marinig eh. Ha? At saka bakit sinabay-sabay mo pa yung inauguration mo kay President Duterte? Nakikipag-contest ka? Gusto mo talagang mahati ang atensyon ng mga Pilipino. Gusto nyo talaga magkaroon ng hidwaan. Yun lang napakasimple. Ngayon, nagsasabi ka na magsama-sama. Sabi nga na nag-comment, ulul. Diba? So, yun. Laylay. Mukha kang laylay na. Sa mga kasinungalingan at katarantaduhan ninyo. So, yun lang po. Matutulog na po ako at least ibigay ko sa inyo yung aking opinion sa nangyayari. Actually, it's not opinion, it's facts po. Sinabi niya tungkol sa mga kasinungalingan niya. So, yun lang po. Mabuhay po kayong lahat. At para dun sa mga naluloko ng dilaw na ito, na bugok, na peking vice presidente, again, gising na po kayo at itong mga dilaw na ito, sasampalin natin ng katotohanan. Malapit na bubulusok na po ang katotohanan at para maisampal sa mga kurimaw na ito. Again, mabuhay po, mabuhay kayong lahat, at mabuhay ang Pilipinas, at malipol na sana ang mga lahat na mga dilaw sa ating bayan. So, ingat-ingat po, have a good day, good night, and good morning, sunshine. And good evening, sunset. Good night!